guys, I'm Sophia Season, and for today's video, I'm gonna tell you a story about my pregnancy. Yes, I am pregnant. I am 7 months pregnant. I think it's 31 weeks, going to 8 months na. So yun, mag 8 months na si baby this October. Sorry, patigil-tigil ako ng video kasi ini-stop ko siya kasi mainit. Hindi ko pa magamit yung aircon, so yung electric fan lang yung gamit ko. Pero pinatay ko muna siya habang nag-video ako ngayon, nag-film ako. Kasi maririnig siya sa audio, so in-stop ko muna. Kaya pa stop din yung video ko pag may initan ako. So yun na nga, mag-8 months na si baby sa October. Isa-summarize ko lang yung story ko kasi medyo mahaba tong kwento ko since mag-8 months na si baby, so masyado nang maraming pinagdaanan sa pregnancy journey. So ayun, sasummarize ko na lang yung story. So kailan ko nga ba nalaman na pregnant ako? So that was April 6, I think. Hindi ko sure yung date, pero mga April 1st week. So, malakas na talaga yung kutob ko noon, pero in denial pa ako, syempre. In denial pa ako. And nandun ako noon sa office kasi stay-in kami noon that time. Stay-in ako noon sa work that time. So, every 3 months lang ako umuwi sa dito sa bahay noon para mag-vacation, 1 week vacation, and then babalik na ulit sa work. Tapos mag-stay ulit ako ng another 3 months. And then, ayun nga, March 31, nag-try ako ng PT kasi never talaga akong na-delay sa monthly period ko. So, may kutob na ako nun, pero in denial pa ako. Tapos, sabi ko, baka may PCOS ako or what, ganun. Pero, tinry ko mag-PT nung March 31 or March 30 ata yun. It turns out, negative. So, hindi talaga ako nadedelay ako mga 4 days, ganun. Pero, hindi na siya umaabot ng hanggang katapusan, like March 31, sobrang alanganin na. So ayun, ang init. So ayun, negative siya. So umasa pa ako na baka delay lang to, baka bukas or later magkakaroon na ako. And then so inayaan ko lang siya, negative naman siya. And then after nun, naghintay pa ako ng ilang days. In denial pa din ako. Sabi ko, tapos nagdadasal ako kay Lord na kung hindi man to sana baby na lang kaysa sa sakit pa. Pinray ko talaga yun kay Lord na sana baby na lang po ibigay niyo, wag na lang po yung sakit, ganun. And then nagtatanong-tanong na ako sa mga co-work ko dun na may mga baby na kung anong experience nila, ganyan. May mga na-feel na rin ako nun na symptoms na like sumasakit yung breast, ganun. Tapos parang laging inaantok, laging gutom. Tapos one time, kumain ako ng favorite ko na gulay, yung laing. Naubos ko siya, as in naubos ko talaga siya. And then, pagkaubos ko, ang dami ko nakain, sinuka ko lang siya lahat. So, nagtaka na ako nun, bakit ko sinuka yung ano. Tapos, nung April 6, dun lang kasi ako nakapagpabili ulit kasi ng PT. Kaya, dun ko lang ulit na-check kung dun lang ulit ako nakapag-pregnancy test. So, ayan, April 6 nga, chinek ko ulit kung magpa-positive or negative. Kakagising ko lang nun. Kasi graveyard ako that time. GY ako that time. So, tinry ko siya mga tanghali ata. Yun. Pagkagising ko, tinry ko. Pray muna ako. Lord, sana talaga. Hindi ko naman
inaano na mag positive or negative ganyan. Pinipray ko lang talaga sana hindi sakit. Sana hindi siya sakit. Kasi nga marami akong kakilala na may PCOS. Alam ko din yung mga na-experience nila. So pinipray ko na lang na sana baby na lang kaysa sa sakit pa. So ayun nga, nung pagka-test ko na yan, dinry ko na, ganun ako ng urine ko. Tapos, mga ilang ano lang, seconds nga lang, siguro mga 3 seconds lang, gumuhit na siya ng dalawa. So, ayun na nga, napaiyak na si ate mo. Sorry, ang init. Init. Napaiyak na ako noon kasi, ayun nga, nabigla ako kasi, syempre, di ba? Napaiyak ako kasi, tinupad ni Lord yung prayer ko na sana baby na lang talaga. Since nasa right age naman na ako and may work naman na ako, may regular work and graduate na rin naman ng college. So, feeling ko time na din naman and I'm 23 years old naman na din. So, ayun. Ang init talaga. Stop ko nga muna. So, nung araw din na yon, sinabi ko na rin agad kala mama, kay sa husband ko, sa boyfriend ko. Husband, taray. Sinabi ko na kala mama, kay Bon, and sa mga close friends ko sa work na pregnant nga ako. So, yun naman. Naging supportive naman sila and tuwang-tuwa si Bon nung time na sinabi ko rin sa kanya nung araw na yun kasi ini-expect niya na din naman and gusto niya na din naman maging daddy. Kahit hindi pa naman talaga, hindi pa nagsising in hanggang ngayon sa kanya na daddy na siya. So, papakita ko na lang sa inyo yung reaction niya nung sinabi ko sa kanya. Ayan. And nothing hurts anymore, I feel kinda free. We're still the kids we used to be. I put my hand on the stove to see if I still bleed. And nothing hurts anymore, I feel kinda free. We're still the kids we used to be. Good time ko lang siya. So, pinakita ko yung PT sa video call. Nag-video call kasi kami nun. So, pinakita ko yung PT dun sa ano, sa video call. Sabi niya, baka hindi sa'yo yan, ha? Ganyan, ganyan. So, kung di totoo nga,
Tapos sinaniwala na siya, mangyak-yak siya. So ayun guys, nung time na yun, naka-stay-in pa din ako sa work. Pero nung alam na din ng mga superiors ko na pregnant ako, tapos mga ilang days lang, nag-decide na sila na pauwiin ako since ano nga, prone nga sa COVID yung pregnant. So nag-decide sila na pauwiin na lang ako para safe ako and si baby. So yun, ang status ko sa work is forced leave for almost 6 months na din akong forced leave sa work. So ayun, ang due date ko is sa November 29, pero paiba-iba kasi yung due date na lumalabas sa akin sa ultrasound, so hindi ko alam kung kailan talaga ako mga anak. Pwedeng December, pwedeng November katapusan, or November second week. It depends kung kailan gustong lumabas ni baby. So ayun, 6 months na din ako walang work ngayon. Hindi ba sa pa? So yun, 6 months na nga akong walang work ngayon. So nakaka-survive naman kahit papaano. With the help of my husband. His husband. With the help of my partner. And ayun, yun ang silent ko mag ang silent ko talaga magbuntis ng first 3 months of my pregnancy. Nagkaroon ako ng UTI noon kasi hindi ako mahilig talaga mag-iinom ng tubig. So yun, parang nag-adjust yung katawan ko sa puro inom ng tubig. Puro ako suka, puro ako ano, hilo. Yun yung mga na experience ko nung first 3 months. Yun, morning sickness. Yun. Tapos nagkaroon din ako nung diarrhea, tapos lagi pang constipated. Ang sailan ko talaga dati ng first 3 months. Nung mga second trimester na, medyo ano na lang, medyo nakakaramdam pa din naman ng hilo, pero hindi na kagaya nung first 3 months na halos araw-araw talaga na suka ako ng suka. Ang payat ko talaga that time nung first 3 months ko kasi konti lang yung nakakain ko, tapos sinusuka ko pa siya. Pero nung second trimester, medyo okay naman na. And then ngayong third trimester, malakas na ako kumain. Tapos guys, nung 5 months na yung tummy ko, nagtry ako magpa-ultrasound noon para malaman yung gender ni baby, tsaka yung position niya na din. And ayun, hindi pa siya nagpakita nung 5 months na nagpa-ultrasound ako. So hindi ko pa agad nalaman yung gender ni baby. So pinalipas ko muna ng ilang months. After 2 months, bumalik ako para sa ibang ultrasound center na sa somewhere in Libertad, Pasay. Ayun, nagpa-ultrasound ako nung ika-7 months na ni baby. And then, ayun, it turns out a baby girl. So happy. I'm so happy kasi yun talaga yung wish ko kay Lord na sana baby girl, kasi wala akong kapatid na babae. Tapos, ang sarap kaya bihisa ng baby girl kasi, ano, mura lang yung mga damit ng baby girl kaysa sa baby boy, diba? Tsaka ang daming pwedeng pagpilian, ang cute pa, mga color pink, ganyan. So, wish ko talaga na Lord, sana baby girl. Ang lakas ko talaga kay Lord kasi lahat ng prayers ko, tinutupad niya talaga. Tapos yun, nung nalaman ko na nga na baby girl, papakita ko sa inyo yung video nung nag simple gender reveal kami dito sa bahay. So yun, alam nyo ba guys, nung hindi pa namin alam yung gender ni baby, marami na kami naiisip na name pang babae. As in, pang babae lang talaga yung naiisip namin, wala kaming naiisip na pang lalaki. So ayun, ang naisip namin talaga is isunod siya sa name ko, sa initial ng name ko, which is
S, letter S. S and A. So, nag-isip kami ng magiging combination ng name namin. Like, maybe, kasi Von Adrian yung pangalan niya. Tapos, so, ang naisip ni Von na name is Sabrina. Sabrina, pairing second name. Gusto ko kasi may second name talaga kasi. So, yun, pinas ko muna yung video kanina kasi dumating na si Von. So, yun nga, yung second name talaga na naisip namin is, naisip niya is Allison. So, it's Sabrina Allison. Pero naisip din namin na ano, nauna is Sabrina Anastasia or Sabrina, ako naisip ko kasi gusto ko Alexandra. Ayaw niya naman. So, Sophia. Sabrina Allison na lang yung final na napili namin. Kasi kapag Anastasia naman, Anastasia, parang kontrabida, di ba? Kaya Sabrina Allison, parang pang Hollywood, di ba? So, ayun yung naisip namin name ni baby. Ito nga yung ano niya, yung ito, wait lang, yung kanyang frame, name frame. So, ayan ang kanyang name frame. Nabili ko yan sa Shopee na nasa 200 plus lang ata yan. Ayan yung ultrasound ni baby nung ano ata pa lang siya yan? 4 months pa lang ata siya yan. So, ayan. Sabrina Allison. Cute, diba? Sana hindi siya mahirapan sa pag-ano, sa pagsulat niya kapag nag-aral na siya. So, that's all for today's video. I-stop ko na muna kasi gagawa ako ng another video. Ayan, naka-ready na kasi yung mga gamit ni baby. Papakita ko sa inyo isa-isa. Pero i-stop ko muna kasi masyado ng mahaba tong vlog na to. So, another vlog na lang tong mga gamit niya. So, that's all for today's video. Thank you guys for watching. I'll see you again. Bye! Ano ba ngayon? Pajama day? Yeah. Pajama party. Kasi pajama nagpajama siya, no? Pajama, ano yung... Pajama, ano siya, kaya nagpajama. Team girl ako. Iba ako ba? Ano? Team boy. Pero alam ko na yung gender. I'm the keeper of the gender. Team girl. Nag-team, ano, di tita, alam namin babae na. Kasi nag-team boy ka, tapos sabi mo, ikaw mo lang. Pinlay mo na pala. Oo, pinlay ko na. Ito, bullpen. Okay. Doon kayo sa may gitna naman. Ito na lang yung dalawa. Ito ka. Dapat meron muna kayo puputukin dito na ano, kunwari, fake. Ganun. Okay na yan. Dapat pala girl, baliktad yung camera. Kasi baliktad yun. Marurotate naman yan. Okay. Vlogs. O, dalawa. Tig-isa kayo. Ay. Tig-isa kayo. May sinulit pa.
Hindi ka nag-isip ng lalaki kasi babae na talaga yun. Sure, girl. A girl.